at kinagagala kong kayo patingin sa ngalan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Yeah. Manatili tayo na tayo. Gusto ko samantalahin ang oras tayo ng bawat ikot ng orasan natin ay napakalaga sa akin. Kaya upang may deliver natin ang salita at ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya yes, sinabi ng Sunday School teacher natin that the bread is already served. Right? It's being served. So, bawat isa sa atin ngayon, ang kailangan lamang natin ay ang kumain. So, let us open our Bible in the book of Matthew chapter 16, verse 1 to 19. Medyo may kahabaan ito. Pero babasa lamang ako ng dalawang verse at pagkatapos pwede na kayo makupo at itutuloy kong pagbasa. Matthew chapter 16, verse 1 and 2. At gusto kong basahin sa wika Ingles, sabi niya rito, the Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven. He answered and said unto them, when it is evening, ye shall say it will be fair, whether for the sky is red. Verse 3. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering, or ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? May the Lord bless us all the word. Maaari na po kayong makawala. Tapos sa series natin ngayon at kinat ko yung ating series at di ka ng pagkakataon. Ang bawat isa sa atin ngayon at makasama ang bawat mga bisita natin ngayong umaga. At ikinagagalak kong makita ang bawat isa, maging ating mga bisita. At narito yung mga pangalan nila, Sister Ditas Kataag, tama ba ako? Oh, Lord, Sister Ditas Kataag, Sister Maribel Cabinta, Sister Marjorie Kabaen. Gabaen, ipagpamanin ninyo kasi medyo basa ang aking pamumusap pagdating sa Ilocano. Amen. So, I'm hoping na ang bawat isa sa atin ay makaunawa. Amen. At least, Ilocano, panuklaan. Amen. Sister Romana Balalong. Yeah. Sister Romana Balalong at si Derek Estino with his wife. Yes. And also si Aldrin naroon sa likod with the in-laws, I think. At kanyang mahal na asawa, si Rose Ann. Ipagpamanin ninyo dahil medyo makipot tayo. Pero mayroon pang available na seat dito sa harapan. Yes. So, pwede kayo pumunta rito yung mga iba para yung mga nandyan sa likod ay bigyan ng pagkakataon na makaupo. At i-occupy po natin ang lahat ng mga available na narito sa harapan upang mabigyan natin ng pagkakataon yung mga nasa likod. Yung mga nandito sa likod pwede mag-move forward. So I'm happy to see you all. Amen. Huwag po kayong maniiyak. So pagpamanin po ninyo itong mga pinagdadausan ng gawain. Simple. Pero ito yung pinagkalob ng ating Panginoon. So thank God. Dahil ang Diyos ang siya na gumamit ng mga tao upang ipagkaloob ang lugar na ito. At sa kataon natin mga kapatid, si Brother Murphy and Sister Florence, na kanilang ibinigay ang portion na ito para sa pagdadaos ng gawain. So thank God for His blessings. Amen. Simple man, pero gusto ko sabihin sa inyo, it's amazing. Amen. Dahil ang mga gawa ng ating Panginoon is always amazing. Amen. Simply amazing. Right. Hindi lamang yung smart ang gumagamit ng simply amazing. Even I can use it. Amen. Amen. Simply amazing. And that is the hands of the Lord. Right. Na kapag ang kamay ng Panginoon ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa, mamamangha na lamang tayo. It's amazing. Yes. Right? So to God be the glory. At last Sunday na rin ni Sister Deborah na makasama natin ngayon. Dahil sa darating na Miyerkules ay flight niya patung papunta ng Canada. So hindi natin alam kung kailan siya makakabalik.
Pero kung dumating man ang pagkakataon na kukunin na tayo ng ating Panginoon, sabi nga niya kanina, sinabot tayo yung tone, DJ. Amen. DJ, anong yung ulap, yung ala pa, absent o kanto? Tangatang. Tangatang. Kasi sinabot tayo, DJ, tangatang. Amen. So, ipagpapan ninyo, pero pipilitin ko makapagsalita ng Ilocano. O rin pa'y sigabasit nga kang kanakay. At least, ang damot ni Tambo tayo ng basit. Makaawat ako ti kang kanakay. Pero hindi ako makapag-express ng biglaan at lubos ang kinakailangan ko pa siyang isipin. Pero marami ako naiipong mga salitang kangkanae na aking nagagamit. Amen? Okay. Amen ko na tapo di. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So glory to God. Yes. Salamat sa ating Panginoon sa lahat ng pagkilos niya sa bawat isa sa atin. At gano'ng sinabi natin kapatid kanina, magmula noon, magsimula ang pandemya ay hindi tayo hinadlangan na gumawa ng gawain sa dakong ito. So salamat sa kamay ng ating Panginoon na patuloy na pumuprotekta sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, humingi kayo! Kailangang laman natin ay humingi. Right? Kapag gusto natin ng proteksyon, humingi ka ng proteksyon sa Diyos. God will protect you. Amen. Puprotektahan tayo ng ating Panginoon. Hindi bingi ang Diyos para makinig sa mga dalangin natin. Amen. So, praise the Lord. Magmula noon, alos mag-iisang taon, walang tinatamaan ng virus. Amen. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng antivirus. Amen. And what's that? That is the Holy Spirit of God. Amen. Na kahit na ano pa mang pandemya, kahit na ano pa mang mga virus dito ang aharap sa bawat isa sa atin, the devil can do nothing. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Dahil ang Diyos, Diyos ang tagapangalaga, Diyos na nagpuprotekta, Diyos na tagapagpagaling. So thank God for His power. Yes. Amen. Glory. It's all supernatural. Kapag ang Panginoon ay kumilos sa bawat individual, it's all supernatural. Amen. At ang Panginoon tinuturoan tayo na magkaroon din ng supernatural faith. Amen. Upang panghawakan ang kanyang salita. Yes. Ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Amen. Hindi pananampalatayang natutulog, hindi pananampalatayang inaantok, hindi pananampalatayang tinatamad. But God gives you a faith with power and works. Amen. For faith without works, sabi ng banal na kasulatan, is dead. Yes. Pero nakipagtagpo ang Diyos sa buhay ng mga mananampalatayang ito. Right? Upang ang pananampalataya na kanyang ipagkakaloob sa iyo ay lalakipan ng kapangyarihan. Amen. Lakas! Upang ang pananampalataya na pinagkaloob niya sa iyo ay may kalakit na kalakasan. Amen. And that is the Holy Spirit of God moving. Amen. To every individual faithful believer. Amen. Hindi ko sinasabing believer lang, but faithful believer. Kasi kapag ikaw ay faithful believer, bibigyan mo ng pansin. Ikaw ay magkakaroon ng tugon sa kanyang salita. Amen. So thank God for His love. Amen. Thank God for His word. Amen. The unadulterated word. Yes. Na kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ipagpatuloy ko ang aking binabasa habang kayo ay nariyan. Nakikisama sa akin ngayon na bumabasa sa banal na kasulatan. Basahin ko sa wikang Tagalog at sundan ninyo ako sa Ingles habang ini-scroll Mr. Gladys. Ang scripture natin binabasa ngayon, ipapatuloy ko verse 4. Tagalog, ha? At basahin naman ninyo sa Ingles. ang isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas at sila'y iniwan niya at yumaon. At gusto ko makipag-usap sa inyo sa isang simpleng mensahe, simple subject, a true sign that overlook. Sa Tagalog, isinalin ko ito, pero kung may mas magandang salin pa kayo, mas maganda, pero pagpamunin po ninyo ang mababaw na salin na aking ibinigyan ng salin ang ating paksa. A true sign that was overlooked, sa Tagalog, ang totoong tanda na hindi binigyang pansin. Right? Kapag overlook, sa Tagalog, hindi ito pinansin, hindi ito pinapansin. Kapag gamitin natin sa salitang Ingles, ang salitang hindi pinapansin, they ignore it. May mas malalim pa sa Tagalog, ang mga salitang ito, na sinasabi, binabaliwala. O baliwala. Amen? Ngunit,
Ang isang palatandaan ay pinagkaloob, isang tunay na tanda. Maaari sa pagkakataon ay pagkaloob sa iyo ngayon. Ang tanda ay na-i-post. Right? Nailalantad na ipagkakaloob. Dahil ang isang tanda, pangungusap, sinabi niya, a posted command, warning or direction. Nagpapakita ng isang tanda, right? Ng isang babala, nagpapakita ng tamang direction. Right? Maaari ang isang tanda na ipinost. Maaari ang isang tanda na iniladlad. Maaari ang isang tanda ay inilahad. Right? Maaari makita nila. Maaari mabasa nila mga palatandaan ito. Ngunit hindi lahat ng pagkakataon ay babasahin at magkakaroon ng interest. But that is a true sign na nagbibigay ng babala. Kahit ikaw man na motorista, kapag hindi ka marunong bumasa ng mga tanda at kapag ini-ignore mo ang mga tanda, maaari sinasabi, be careful, sharp curve. Pero ikaw na motorista, alam mo sharp curve? Pero ini-ignore mo ang sign. Right? Lagi mo sinusunod yung gusto mo basta lamang masabing magaling kang magmaneho. Basta lamang masabing ikaw ay magaling mag-banking. Right? Pero ang sinasabi ng tanda, be careful, slow down. Blind curve or sharp curve. Kapag sinabing blind curve, delikadong area yan. Maaring may blind spot sa pagkakataon yan. Maaring ikadidisgrasya mo kung hindi ka marunong magbasa ng mga tanda. Right? At pagdating ng pagkakataon dahil hindi mo pagsunod, masusurprise ka na lamang na ikaw ay nasa block sa isang malaking na aksidente. Why? It is because you ignore the signs. But that is the true signs na nagbibigay ng babala, na nagbibigay ng direction upang ang bawat isa na makakita at makabasa ay marunong magdahan-dahan at marunong mag-ingat. Ignore the signs. Amen? Maaring ikaw ay malalagak. Right? Right? It's isang malaking na aksidente. But we're talking today, which is the true sign, the Word of God. Amen. Sa proper day of the hallelujah. A true sign that overlook. Basahin ko sa English para tuloy-tuloy hanggang 19 na Gladys. Ito, kung titignan natin, sa pinabilbes kanina, dahil yung mensahe konektado sa mensahe natin ngayon. At karagdagan na aking pagkakaloob. Patuloy natin, anong verse na ito, Sir Gladys? Sa verse 7. And they reasoned among themselves saying, it is because we have taken no bread. Tama ba ito yung... Verse 5 na ako. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take the bread. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Right? Pero sa pagkakataon ito, merong ihahandog na tinapay. Amen. Merong ipagkakaloob na tinapay at merong ihahandog na isda. Right? Right. Ang paghahandog ng isda yun, hindi ibibless ng Diyos kapag hindi ito mahihain para sa Kanya. So ang nais ng ating Panginoon, ilapit mo muna sa Kanya. Right? Ibigay mo muna sa Kanya at ang kasunod dito ay ang vindication. Ang kasunod dito ay ang pagpapala. Right? Hanggat hindi mo ibibigay ang sarili mo sa Diyos, hanggat hindi mo inahandog ang sarili ito sa ang buhay natin sa ating Panginoon, hindi tayo makakatamasan ng bindikasyon. Hindi tayo makakatamasan ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Right? Ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, right? That you present your bodies a living sacrifice. Ano daw ihandog natin ang ating sarili? Right? Upang tayo maging katanggap-tanggap at pakabanalin ng ating Panginoon. Hindi tayo makakatamasa ng kabanalan, hindi tayo makakatamasa ng isang pagpapala hanggat hindi natin ipagkakaloob ang sarili at buhay natin o ihandog ang buhay na ito sa Diyos. So we need to offer it to the Lord, our bodies, as a living sacrifice. Right?
Ibigay natin, ihandog natin sa ating Panginoon ang buhay natin. Then the Lord will vindicate you. Then the Lord will bless you. Amen? Ngunit ang sabi ng Panginoon dito, dahil ang pinapangaralan, ang tinuturuan, na ipapangaral ang salita ng ating Panginoon, this is a big crowd. Amen? Malaking crowd ito. Kapag sinabing malaking crowd, it's a mixed multitude. Halo-halo. Yes. Right? Merong observer. Merong guest. O yung visitor na binabanggit. Right? Merong nagmamasid. Right? Merong sunod-sunuran lamang. Kaya nga tinawag itong big crowd. Amen? Mixed multitude. Halo-halo ang pagtitipon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, isa lamang ang ibinigay ng Diyos na pag-iingat. Ingatan ninyo ang tinapay ng mga Pariseo. Ingatan ninyo ang tinapay ng mga Saduceo. Right? Why? Because there is a pure bread. Right? Na ini-introduce ang ating Panginoon doon sa kalagitnaan yun na nagpapakilala na siya ang tinapay ng buhay. Hallelujah! Kapag siya ang tinapay ng buhay, siya ang tamang palatandaan na ipagkakalog ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi lahat. Ang tamang palatandaan ipagkakaloob ay hindi para sa lahat ng mixed crowd na yun. This is just for a group of people who believes and willing to obey and willing to live and willing to follow what is thus said the Lord. Are you there? Amen. Hallelujah! So, na rin papangalan ang salita ng ating Panginoon, ipinagkakaloob. Glory! Verse 6 ako no, Gladys. Statistics? Yes. Yeah. Then Jesus said unto them, take heed and beware of the leader of the Pharisees and of the Sadducees. May pinag-iingat ang bawat isa na ingatan ang lebadura. Ano yung lebadura? Ito yung sumisira. Right? Kapag may lebadura, spiritual speaking, binabaluktot ang salita. Binabaluktot ang tinapay ng buhay. Hinahaluan, dinadagdagan. Pero sa mga itinalaga at itinagda ng ating Panginoon, doon sa mga mixed multitude na yun, na mayroong sasampalataya, ibibigay sa kanila ang pure word. That's right. Right? Ang purong salita ng ating Panginoon na hindi binaluktot, hindi hinaluan, hindi dinagdagan, at hindi rin binawasan. But exactly, perfect, na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil may mga taong makikinig ng perfect din naman ang kanilang pagsampalataya sa salita ng ating Panginoon. Continue namin reading. And they reason among themselves saying, it is because we have taken no bread. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves? Because ye have brought no bread? Do you not understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000s and how many baskets you took up? Ang gusto patunayan ng ating Panginoon sa mga nakakita. Right? Sa mga ginawa ng ating Panginoon. Dahil ang pag-vindicate, ang pag-bless ng Diyos sa 5 tinapay, pag-vindicate ng Panginoon sa 2 isda, right? It's a miracle. Yes. Amen? Amen. Yes. Ito'y isang milagro na ipinakita sa bawat isa sa kanila na kung tutusin ang tunay na milagro na yun ay napatunayan nila, pero hindi lahat nakaunawa. Hindi lahat nakasunod. Hindi lahat nagpapatutuo. Then nakita na nila yun eh. Dapat kung ano yung kanilang patutuo, kung ano yung nakita nila, at kung ano yung naranasan nila. Yun lamang ang magpapakita, magbibigay
ng tamang testimony. You cannot testify one thing maliban na hindi mo ito naranasan. You cannot testify that you are already healed kapag hindi ka nagkaroon ng karamdaman. Bago mo i-testify ang kagalingan, kinakailangan mapunta ka muna sa karamdaman na ikaw nga ay pinagaling. Hindi na ikaw ay pinagaling maliban na hindi mo naramdaman na ikaw ay nagkaroon ng karamdaman. Maari, pwede na lang dagdagan ang patutuo. Do you build that? Yan ang isang bagay na pinag-iingat ng Diyos sa mga Pariseo. Dahil mga Pariseo, mga Saduceo, ito yung nangungusap na may karagdagan. See? Labis kapag nangungusap. Kahit hindi totoo, talaga mayroon lamang masabi, gagawin nila. Do you know that? Ayaw ng Diyos ang magganong pangungusap. Sabi ng Panginoon, let your yea be yea. And let your nay be nay. Yung salitang yon, yung salitang yea, sinabi niya, hayaan ninyo ang inyong oo. Kapag sinabi mo oo, tama. Hayaan ninyo ang oo ay oo. Hayaan ninyo ang tama ay tama. Huwag ninyong baluktutin yung tama. Huwag yung baguhin yung oo. Marami kasi sa Pariseo, kapag sinabi kasi sa Pariseo, ito yung mga organisasyon at denominasyon ng mga Hudyo. Right? Na nabibilang. So, ginagawa nila sa mga pagkakataong yun, may pangaral lamang sila, may masabi lamang sila, may turo lamang sila. Right? Kahit na ito, hindi kalooban ng ating Panginoon, basta't kalooban lamang ng kanilang sarili, sa kanilang katungan, sa kanilang estimate, may masabi lamang sila, okay na para sa kanilang mga bagay na yun. Pero ang nais ng Diyos, kinakailangan meron tayong perfect pattern. Nasusundin na walang iba, kundi ang salita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya rito, ingatan ninyo mga Pariseo, mga Saduceo, sa kanilang mga libadura. Dahil may taglay na maling katuruan. May daladala silang mga maling aral. Right? Pero ang gusto natin dito ngayon ay ang aral ng Diyos. Dahil nangungusap sa kanila sa pagkakataong yun ay ang ating Panginoon, Jesus Cristo. He is the true sign at the time. Amen. Pero, mga iba, hindi nila pinansin. Binaliwala nila ang ating Panginoon Jesus Cristo sa mga pagkakataong yun. Patuloy ko. Neither the 7 loaves of the 4,000 and how many baskets you took out. How is it that you do not understand that I spake it not to you concerning the bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Then understood they how that bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees. Ito na ngayon, yung levadura na tinutumbok ng ating Panginoon Jesus Cristo. It's all about the false doctrine, the false teaching, right? So, ang kailangan lamang sana nila sa pampanahon yun, kung sino yung tunay na nangungusap, yung tunay na nangangaral, yung tamang tanda na nasa kanilang kalagitnaan, nakikita na nila from eyeball to eyeball, from face to face, nakakaharap nila ang Mesiyang dumating. Right? Pero marami pa rin nag-ignore sa kanya. See? Patuloy natin. When Jesus came into the coast of Caesarea, Philippi, He asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. Kita na ninyo? Yung true sign, hindi nila ma-identify. Yung true sign, hindi nila ma-recognize. So naghuhula sila ngayon, sino yung nangungusap? Sino yung nangangaral? Sino yung kaharap nila? Ang sabi nila, yung mga iba sabi nila, siya si Juan Bautista. Right? Pero naririnig na nila sa mga panahon yun, si Juan Bautista ay patay na. Right? Si Juan Bautista ay pinugutan na. So sabi ng iba, hindi, siya si Elias. Ang sabi ng iba, hindi, siya si Jeremias. Pero kapag ikaw ay binigyan ng tamang kaunawaan, once you identify your name, once you identify your time,
you will identify also the signs of the times. For you to recognize the true signs. Upang alamin, upang makilala, upang kilalanin, upang tanggapin ang tamang palatandaan na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Ang tamang palatandaan, hindi lahat nakakita. Ang tunay na palatandaan, hindi lahat nakasunod. Ang tunay na palatandaan, hindi lahat nakakilala. But thank God, there are still few people who are chosen to recognize Him. Upang sa panahon na siya ay makilala, upang sa panahon na siya ay sundin, ito rin ang may papangaral sa mga susunod na mga mananampalataya. Hindi mawawala dahil hawak nila ang tamang tanda. Ang tamang tanda na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. He is the bread of life, the kingdom from heaven. Yeah. Maliban hindi nyo kanin ang salitang ito, maliban hindi nyo inumin ang aking dugo, wala kayong buhay. Yan ang sinabi ng Diyos. Bakit? Dahil ako ang tinapay ng buhay. Yes. Na bumaba sa langit. So yung mga iba, kanina lamang nung isang araw na sumasama tayo, ang gaganda ng mga pangitain, ang gaganda ng mga gawa, ang gaganda ng mga himala. Right? Pero ngayon, parang hindi ko ata kayang tanggapin ang mga pangangaral na ito, na pinapangaral ng Mesayas na ito. Parang hindi ko kayang tanggapin ang pangangaral ng pagtuturo ng Jesus na ito na taga Nazareth. Right? Gagawin tayo ngayon na mga manananggal. Right? At iinumin ang kanyang dugo. Kita mo, kapag wala kang isang espiritual na pananaw. Without the spiritual understanding, without the spiritual vision, sasabi ko totoo sa inyo, hindi nila makilala ang tamang tanda. But today, amen? Ang Diyos din naman ay nagbigay sa atin ng mga tanda. At ang palatandaan ito is the same word. Amen? Hindi nagbabago. Sabi na inamit ng mga kapatid, He's still the same. Yesterday, today, and forever. Bakit? Ang salita na nagsakatawang tao, ang Diyos na nagsakatawang tao, He is the Word who became flesh and dwelt among us. Nagpapakita ng tamang palatandaan na siya ang Diyos. Ang salita na nagsakatawang tao, ang Diyos na nagbagong anyo, na nagpapakilala bilang isang tunay na tanda, ngunit inignore nila ang tamang tanda. But thank God, isa ka na binigyan ng ating Panginoon upang makakita, maunawaan, ma-identify, ma-recognize, at tanggapin ang tamang tanda, which is His Word. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Glory! Sabi na ginawit ng mga kapatid kanina, God is not a man that He should lie. Kasi kapag hindi mo makikita yung kabuuan ng lyrics ng inaawit, ang titignan mo lamang, oh yes, God is not a man. Right? Pero tignan mo ang kasunod na awit. God is not a man that He should lie. Or son of man that He should repent. Hindi daw siya katulad ng tao na magsisinungaling at magsisisi. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kapahayagan sa mga bagay na ito through God's blessings and revelations na kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Ang kaisipan kami ng tao, ang Diyos talaga pala, nagsisi. Kasi yung awit eh, that He should repent. Maging ang scripture siya sabi, right? God repented, right? Noong likha niya mga taong ito. Kasi bakit siya nag-repent? Nakita niyo mga tao matitigas ang puso, matitigas ang ulo. Binibigyan na nga sila ng tamang palatandaan, hindi pa nila makita ang mga palatandaan. Now, bigyan ko kayo ng isang bagay. Yung salitang repent, nakalang ng iba na ang Diyos ay nagsisisi. Kasi kapag ginamit mo ang salitang nagsisisi, ibig sabihin na ikaw ay nagsisisi sa bagay na ginawa mo hindi tama. Pero hindi ganoon ang pamamaraan ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay tama. All is well. Kapag ginamit ang salitang pagsisisi o yung salitang repent,
hindi lamang ito nahuhulog sa salitang repent. Right? O pagsisisi. Kunin mo ang mga bagay at malawak na kaunawaan, yung word na repent. Doon mahuhulog ang salitang regret. Kunin mo ang kahulugan ng salitang regret. Sa Tagalog, sinabi niya, ang salitang regret ay nalumbay. Nalungkot. So, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagsisi sa paglikha ng tao, kundi siya ay na-disappoint. Siya ay nalumbay. Siya ay nalungkot dahil sa attitude ng mga tao. Right? Harap-harapan na nga, hindi pa sila makapagsampalataya. Nakikita na nga nila, hindi pa sila makasunod. Pero salamat, hindi tayo bahagi sa mga taong hindi nakakasunod. Amen? Kundi ikaw ay nilalang ng Panginoon upang makasunod ka sa kanyang salita. Amen? At sa oras na ito, sa pagkakataong ito, do you believe that God gives you also a perfect sign, which is a true sign? Nang isang pagkakataon ng palatandaan ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, kapag i-ignore nito ng tao, ang sariling palatandaan na kanilang binabaliwala, ang sariling palatandaan na hindi nila pinapansin, na isang pagkakataon, kapag dumating ang final judgment ng ating Panginoon, maalala nilang palatandaan na ang palatandaan pa ng Diyos ay totoo, na palatandaan pa ng Diyos ay nagtuturo kung anong dapat natin gawin, na palatandaan pa ng Diyos ibinibigay sa atin ang tamang daan, but they ignore the sign. Once they ignore the sign, yung kanilang pagbabaliwala ang sari magdadala sa kanila sa kapahamakan. But today, gusto kong ibigay sa inyo ang tamang palatandaan, which is the true sign. Who is the true sign to you now? The Lord Jesus Christ. At hindi ako mangangaral ng panibagong Jesus Christ. Hindi ako magtuturo ng panibagong Jesus Kristo. Ang aking ipinapangaral ngayon, ang sariling noon, ngayon at magpakailanman. Sabi ng ginamit nila, He is the great I am. Right? Amen. Nung sinabi ni Moses, anong pangalan nung aking ituturo sa kanila? I am the I am. Amen. Noong Diyos ay nagsakatawang tao, ang salita, right? Na siyang Diyos ay nagsakatawang tao, nagpakilala sa bawat isa sa atin, noong siya'y mga nagturo sa harapan ng mga Pariseo at mga Saduseo, sino ka na siya nangangaral sa amin? I am the I am. The same word, the same God, the same Jehovah who speak to Moses, is the same Jehovah who speak doon sa harapan ng mga Pariseo at Saduseo. It's the same I am that I am na siyang nangangaral at siyang itinuturo sa bawat isa sa atin ngayon sa ating kalagitan. Sabi niya, ang tinapay, ang pagkain ay may paglilingkod na sa bawat isa sa atin. Anong dapat natin gawin? Kumain lamang tayo. Amen. The bread is being served now. Amen. Hindi na natin kailangan, Lord, bigyan mo ko. No, no way. Nandiyan na sa harapan mo. Amen. Amen. Ang kailangan mo, sumubo ka. Yes. Pick upin mo. Kutsarain mo kung saan ka sa kamay. Kamayin mo. Right? Amen. Ang kailangan lamang natin ngayon, gumalaw tayo kung may pananampalataya ka. Yes. Pero kung wala kang pananampalataya, hindi lalaki pa ng gawa, hindi ka makakakilos. Right. But as I told you a while ago, if God gives you a faith, if you're chosen to have faith, God will also give you a power to your faith. Amen. Upang ang pananampalataya na pagkalob sa iyo ay naikikilos. Kumikilos sa bawat isa sa atin. Dahil tahas ang sinabi ng Biblia, a faith without works is dead. Amen. Siguro naman hindi natin gusto na tayo masadla sa kamatayan. Sino gusto ng kamatayan ngayon? Kaya sa kamay? Sino gusto mong buhay na walang gatas? Kaya natin ang kamay! Amen. Praise the Lord! Sa pagtas mo na kami, pwede mong palakpagin mo, ating Panginoon ngayon. Ikasisiya mo, ikalulugod mo, dahil ang nagsisob sa'yo, may kasiyahan at nalulugod, which
now moving and serving to you. Amen. Right. Thank you, Lord. May binibigyan ng Diyos sa bawat ka. Isa sa atin. Nasa nako, sir. Gladys. Sixteen. And Simon Peter? 15. 15 ako. Kasi ang nabasa ko kanina is si Jeremiah, si Elias, si John the Baptist, ngayon sa 15, he said unto them, but whom say ye that I am? Uh-huh. Sabi ng Panginoon sa kanilang kalagitan yun, ngayon gusto ko sabihin sa iyo, sa inyo ngayon, sino ako ngayon na ako? Na ako nga. Continue. And Simon Peter answered and said, thank God, because Simon Peter, amen, siya ay isang pinili. Right. Upang mabigyan ng kapahayagan. Si Pedro ay pinili upang makaunawa. Si Pedro na pinili upang maka-identify. Dahil alam niya kung sino ang kanyang sinusunan. Alam niya kung sino ang kanyang sinasampalatayanan. Kaya hindi siya magkakamali sa mga pagkakataon yun. Dahil ang kanyang sinasampalatayanan ay kasama niya. Kasama niya. So kapag kasama mo siya, hindi ka dapat nag-aalinlangan. Kapag kasama mo siya, hindi ka dapat na paghihinaan ng loob. Kapag kasama mo siya, hindi ka dapat nang lulupaypay. Kapag kasama mo siya, hindi ka dapat nagbabackslid. Right? Bypass ko ng konti, balikan ko, kasi naalala ko yung salitang backslid. Do you know that John the Baptist, he is also a true sign for the Jewish backsliders. That's right. Yes. Right? At si John the Baptist, na isinugo ng ating Panginoon ng isang tunay na tanda upang maghanda sa daanan ng paparating na Misaya. Yes. Amen. Makikita natin ang pagtugon, ang tamang pagtugon na ang dalawang propetang ito ang tinutumbok ko si Juan Bautista ang ating Panginoon Jesus Christ the Messiah. Yes. Right? Doon pa lamang sa sinapupunan ng kanilang ina ay nagkaroon na sila ng communication. Right? Yes. Na kung saan na ang ina ni John the Baptist, sino si Elizabeth, right? Yes. Elizabeth. Nung siya magbuntis, siya nakala niyang wala na talagang pagkakataon na siya magbuntis. Right? Sa kanyang kalalagayan. Kaya nga nung siya magbuntis, nahihiya nga siya. Ayaw niyang lumabas. Dapat sana nagre-rejoice siya. Dapat sana natutuwa siya. Dahil binindicate siya ng ating Panginoon. Ibinless ng Panginoon ang womb ni Elizabeth. Dapat sana ibigay niya ang tamang karanasan. Ibigay niya ang tamang kagalakan. Dapat matuwa siya, nagre-rejoice. Amen. Tinugon kami ng Diyos. Binigyan kami ng anak. Right? Pero sa halip, nagkulong siya sa bahay. Nahihiya siya. Sinod kong ito, parang nakakaya mabubuntis pa ako. Pero, si Maria na pinagkalooban doon sa sinapupunan, ibinless ng Panginoon. Yes. Right? At ang kanyang daladala ay walang iba kundi ang Mesiya na, yes, na darating. Amen. Right? Nagbigay ng inspirasyon kay Mary. Yeah. Puntahan mo ang iyong auntie. Puntahan mo ang iyong auntie. Right? Para naman siya ay may kagalakan. Right? Dahil sa inyong dalawa, na isa katuparan ang hula, amen, ng kasulatan. Yes. At dapat niyang makita ito. Amen. Hindi pwedeng hindi niya makikita. Because Elizabeth, she is also a chosen woman. Yeah. Right? Upang ibuntis. Right? Ang paparating. Right? Na propeta. Amen. The voice crying in the wilderness. Yeah. Which is Prophet Isaiah's prophesied. Right. Right? Na hinula ni Propeta Isaiah na sinabi niya, siya ang tinig na umiiyak doon sa ilaw. Yes. Puntahan mo si Elizabeth na iyong auntie. At nung pinuntahan ni Maria, it is because yun ang sinabi ng ating Panginoon, Lord, be it unto me according to your word. Amen.
ang isang tunay na pinili, kapag dumating sa iyo ang tamang tanda, you will become like Mary. Magiging katulad ka ni Maria. Lord, sa buhay ko ito parabagang napaka-imposible na. Parabagang kapag ako'y nagbago, baka anong isipin ng aking mga kapitbahay? Anong isipin ng aking mga kamag-anak? Anong isipin ng aking mga relatives? Right? See? Pero kung ikaw ay piniling magiging tapat, Panginoon, kung ito ang kalooban mo, be unto me, Lord, according to your will. According to your word. Gawin mo, Panginoon. Lord, maiba man ang aking pamumuhay para sa kanila, be unto me, Lord. Right? Lord, maiba man ang aking pamumuhay para sa kanila, gawin mo, Panginoon, kung ito ang kalooban mo. Kapag ito ang kalooban ng Diyos na siyang umiiral at gumagana, kumikilos sa bawat isa sa inyo, huwag niyong ikahihiya ang tamang palatandaan. The true sign now is working to you. Right? That is the word. The unadulterated word na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring sa oras na ito, marinig mo. Maaring sa pagkakataon, i-ignore mo. Maaring sa maraming pagkakataon, hindi na mauulit. But the sign is always shouting and calling. The sign is always giving you a shout. Amen. Right? But if you're going to, kung magpapatuloy ka, right, nai-ignore mo ang palatandaan ito. Right? Ito rin ang palatandaan ito, magbibigay sa iyo ng tamang pamumuhay sa pagdating ng araw kapag tayo ay nasa black, sa kapahamakan. Right? Ngunit kapag ang tamang palatandaan ay binigyan natin ng pansin, just like Mary, Lord, be it unto me according to your word. Gawin mo sa akin. Lord, hindi naman siguro mahirap maghakbang. Siguro magmula doon sa bayo, doon sa waiting seat pababa. Binibilang ko siguro, kulang-kulang, may kitis ang daan yan o, kulang din sa step. Amen? Maaring sabihin ninyo, nyangay, nagligati, sumangka. Mayatiti bumabangam, nagligati, sumangka. No, sumangsang at kapit maangsang ka. But if that is God's perfect will, at ang Diyos ay binibigyan ka ng tamang palatandaan ngayon, sa bawat buhay natin ngayon, hindi mo titignan ang maraming hakbang pataas. Hindi mo titignan, right, ang lalim na pinagdadausan ng gawain. Hindi mo bibigyan ng rason. Hindi mo bibigyan ng isang dahilan ang ating Panginoon. Kung talaga nagmamahal ka, kasi maraming sasabi, we love God, we love God. Pero sabi ng Panginoon, if you really love me, obey my words. Keep my commandments. Right? Yeah. Obey my words and keep my commandments. Yun ang sabi ng Diyos, kung talagang mahal mo siya. Hindi ka magrarason. Hindi ka mag-aalinlangan. Kailangan unahin mo lagi, if you really love God. Pero kung secondary lamang ang Diyos sa'yo, kapag ang Diyos ay option lamang sa'yo, ang sarili mo pa rin ang masusunod. By ang itagi mo kita. Importante dahil tinakad ito. Importante dahil ito alamin yan. Right? One of these days, the true sign na binigay sa iyo ng ating Panginoon, ang sariling palatandaan mag-uusap sa iyo. Pero hanggat ang totoong palatandaan ay nag-uusap sa bawat isa sa atin ngayon, bigyan mo siya ng panahon. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Right? Amen? Basahin mo siya. Sundin mo siya. Dahil hindi mo ikapapahamak ang sumunod. Kundi ipapakinabang mo ang pagsunod sa kanyang palatandaan na ibibigay sa bawat isa sa atin. But if you're going to ignore Him, ikapapahamak ng nagbabaliwala sa tamang palatandaan na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang bayan ng Diyos ay nag-aantay sa kanilang paglabas at may awon sila sa pagiging alipin. At ang aking tinutumbok ngayon ay walang iba kundi ang Israel. Right? Ang Israel ay mahabang panahon na sila'y naging alipin.
naging alila, naging trabahador, naglilingkod, nagdurusa, nagtitiis, umiiyak, nahihirapan. Dahil ang Israel man ay nangarap, Lord, minsan gusto naman aming makahahod sa ganitong kahirapan. Oh! Glory! Yes. Sila man ay nananalangin, Lord, minsan isang araw gusto naman namin matikman. Right? Ang buhay na kung saan kami pinagpapala. Kita na niyo ang pagsisisi ng Israel? Right? Kung hindi sana sila umalis sa kanilang homeland, hindi sana sila magdurusa. Pero iniwan nilang kanilang homeland, which is Canaan, the promised land. Kaya nung iwanan nila ang kanilang tamang lugar at tamang tahanan, nagdusa sila. The same with us. Iwanan mo si Kristo bilang isang tunay na palatandaan sa iyo. Ano ang iaasahan natin? Karanyaan, buhay, maaaring may karanyan dito sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng mga bagay nito ay may hangganan. But there is one treasure, one pleasure na ang Panginoon ay nangako sa bawat isa sa atin na ang kayamanang hindi nabubulok, ang kayamanang hindi nasisira, ay ang kayamanang walang hanggan, ang buhay na walang hanggan na Kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. At ngayon, kung bibigyan mo ng pansin ang mga palatandaan ito, which is the true sign now, na naipapangaral sa bawat isa sa atin, na ilalantad sa bawat isa sa atin, ang nais lamang ng Diyos ay huwag mo siyang i-ignore. Give Him a time. Right? While He is still knocking. Right? Sabi ng Panginoon, behold, I stand at the door and knock. Kapatid, ang tagalan niyang nagnanak-nak sa iyo. Pero patuloy mo siyang ini-ignore. Pero sabi ko naman sa iyo sa umaga nito, one of these days, hindi ka na niya kakatukin. Mawawala na ang pagkatok na ito. Dahil minsan isang pagkakataon, kapag minsan lamang naganap ito, hindi na mauulit. After that, right? Judgment. It is appointed to man once to die, and after that is judgment. At hanggat ang mga palatandaan ito ay patuloy na umiinan, kumakatok, tumatawag, nagbibigay ng pagkakataon sa iyo. That is the true sign that God is still knocking sa bawat isa sa atin. Sabi niya, sino man ang magbubukas para sa akin, I'm going to sup with them. And they will go to sup with me. Amen. Sabi ng Diyos, to him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. Today, believers, ang tamang palatandaan na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin is to listen to His word. Amen. For faith cometh by hearing. Amen. Hearing by the word of God. Amen. Darating sa atin ang pananampalataya kung tayo ay nakikinig na sa mga nangangaral, sa mga nagtuturo. Pero sabi kong totoo sa inyo, hindi lahat ng mangangaral, right, ay nagtuturo ng tama. Right? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ingatan ninyo ang mga mangangaral na ito, ng mga Pariseo at mga Saduceo. Meron silang daladalang lebadura. Amen? Babaluktutin nila ang word. Na kung gaano ang ginawa ng serpente doon sa harden ng Eden, nung binaluktot niya ang salita ng Diyos, ay ganoon din niyang babaluktutin. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan ninyo, sino pinag-iingat niya? Yung ba'y mga pananampalataya? Pero yung walang pananampalataya, ignore lang nila yan. Right? Bababayaan lang nila yun. Babaliwalain lang nila yun. Kasi hindi para sa kanila ang word. Hindi para sa kanila ang salita na ibibigay ng ating Panginoon. But today, we're so blessed. Amen. It is because the true sign now is working to every individual. Amen. And that is the word of God. The Lord Jesus Christ. He is the same yesterday, Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. He is the great I am. Amen.
nung sinangusap kay Abraham, nung sinangusap kay Moses, when he was manifested in flesh, the same I am, ang siya nangungusap, ang sariling Panginoon. Sinabi ng Hebrews, Jesus Christ, He is Jehovah in the Old Testament. Jehovah in the Old Testament, He is Jehovah in the New Testament, the Lord Jesus Christ. Yesterday, today, and forever. Amen. 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 Balikan ko ang pagkuha ng Panginoon sa kanyang bayan, which is Israel. Nakita ng Panginoon ang hibik, ang iyak, ang dalangin ng kanyang bayan na wala diba kundi ang Israel. Amen? Kita niyo ang Panginoon sa kabila ng pagiging matigas ang ulo nila, sa kabila ng kanilang pagtalikod, sa kabila ng paglabas nila sa kanilang homeland, hindi sinira ng Diyos ang kanyang covenant. Dahil meron siyang ginawang kasunduan through Him and the Israel. Right? Dahil ang Diyos ay faithful. Kapag sinabi faithful, tapat. Tapat sa kasunduan. Hindi niya kakalimutan. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Hindi siya katulad ng tao na nagsisisi. Right? Pero pwede siyang malumbay. Pwede siyang ma-disappoint. Pwede siyang ma-regret. Right? Sa panahon ng pagiging katigasan ng ulo ng bawat isa. So the Lord, hear their cry. Narinig ng Panginoon ang kanilang mga iyak. Biro mo, araw-gabi, ang pagdurusa, paghihirap, pagbubuhat ng mga bato, paghila ng mga tali na may makagang malalaking bato, pagtayo ng mga pyramids. Right? You know that? Dahil ang kanilang trabaho noon, wala pang mga makina. Manual ang kanilang ginagawa. Ang pagdurog sa lupa. Kita mo, kahit mga paa, kahit na nasusugat, kahit na bitak-bitak, o rin adun irang nyagdan. Agdardaro na kiti bitak iti sakadan. Pero hindi sila pwede makapagpahinga. Bakit? Sa pag-upo nila, pag-relax sila, may katumbas na hataw. Right? May kapalit, pwede silang hindi kumain. Pwede silang pahirapan, pwede silang saktan. At iyon ang nakita ng Diyos sa kanila na hindi na matiis ng Panginoon ang kanilang kalalagayan. Minsan isang araw, because I promise, na minsan ilalabas ko kayo. At anong ginawa ng Panginoon? To make my story short, ginamit niya si Moses na siya rin inalagaan ng Pero at ng anak ng Pero sa lugar ng Egypt. Yeah. Right? At si Moses, potentially, meron siyang kakayanan na pwede rin maging Pero. Yeah. Right? Meron din siyang potential para mag-rule. Dahil yun ang kanyang training. Yun ang kanyang teaching na itinuro sa kanila doon sa loob ng Egypt. Pero hindi yun ang tamang karanasan, ang tunay na karanasan na ipaparanas ng Panginoon kay Moses bilang kanyang lingkod. Kaya nga sabi niya, ingatan ninyo, right? Ang mga taong ito na nagtatalaga, na nagtatayo ng mga kanya-kanyang mga manggagawa. Sino yun? Mga Pariseo, mga Saduceo, right? At ngayon, hindi lamang mga prosesyo sa Diyos. Marami na rin sa ating panahon ngayon na pinasok din ng mga hintin. Yeah, right. Right? Pero sabi niya, if God touch our heart and tap our eyes, nakakakita tayo, nakakasampalataya tayo, nakakarinig tayo ng tamang pangangaral, ng tamang mensahe, dahil sabi ng Panginoon, kapag kayo'y aking pinili, alam ninyo ang aking tinig. Amen. Kapag kayo sasampalataya, alam ninyo kung ano ang inyong susundin. Because my sheep know my voice. They know me and they will follow me. Right? Sabi kong totoo sa inyo, kahit kayo mga baguhan dito ngayon, kung narinig ninyo ang aking tinig ngayon, at kapag napamilyar ninyo ang aking tinig, kahit na magkasabay tayo sa sasakyan, right?
At kahit na nakapikit kayo kung ako'y nagsalita, marirecognize niyo ang aking tinig. Makikilala niyo ko sino'y nangusap. Kung naging pamilyar kayo sa aking tinig. Ganyan din ang salita ng ating Panginoon. Kapag ibinigay na sa atin ang tamang palatandaan, ang tamang salita sa bawat isa sa atin, hindi natin babaliwalain. Hangga't may pangangaral, hangga't may pagtuturo, alam natin kung ano na ipapangaral at alam natin kung ano na ituturo sa bawat isa sa atin dahil alam natin kung sino yung mangangaral. Alam natin kung sino yung nagtuturo. Dahil ang kanyang pangangaral at ang kanyang pagtuturo ay hindi kaiba doon sa tinuro ng ating hari. Na walang iba kundi ang ating Panginoon. Balik ako si Moses. Si Moses. Upang palayain ang bayan ng ating Panginoon. Si Moses, nakipag-usap siya sa ating Panginoon, Lord, sino ako para isuko doon? Wala akong kakayanan. Hindi ako marunong mangusap. Hindi ako marunong magsalita. Right? Ang hindi kasi nakita ni Moses kaagad agad, kasi ang iba kasi ang kanyang training nung nandun sa sarod ng Egypt. Eh. Right? Pero ang pagsasanay ng ating Panginoon para sa kanya, nung makatagpo niya ang burning bush doon sa Mount Sinai. Amen? It's a pillar of fire. Ang haliging apoy. Right? At doon kanya makatagpo yun. Amen? Para bagang ang salita na namungusap, ang salita na naipapangaral, ang sariling salita na nagbibigay sa kanya ng kabanalan, ang sariling salita na nagsasagdal sa kanya, ang sariling salita na nagtuturo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya nung siya tumugon, Lord, kung ito'y sakdal mong kalooban, isugo mo ako. Ano pinagkaiba kay Maria nung dumating sa kanyang salita? Lord, be it unto me according to thy will. So umanggang ito, maari bang sabihin mo kapag ang salita ay nangusap sa iyo ngayon, saan yun ang pangangaral at saan yun ang pagtuturo, ay pwede mo sabihin, Lord, be it unto me according to your will. Not according to my will, not according to your will, but according to the will of the Lord. Amen. Kung ito'y kalooban ng ating Panginoon, ikagayad ka ng Diyos. Dadali ka sa tamang direction. Kasi siya ang palatandaan eh. Amen. And what is the sign? A posted command, warning, or direction. Magtuturo sa'yo. Gagabay sa'yo. Right? Mag-iingat sa bawat isa sa atin. Right? Ayaw niyang maging spiritual reckless ang bawat isa sa atin. Right? Ang nais ng ating Panginoon, maging tama ang lakad, maging tama ang kaisipan, maging tama ang galaw, maging tama ang ating pamumuhay. According to His will and according to His word. Na sinabi ni Maria, Lord, according to thy will, according to your word, be it unto me. Yes. So si Moses sabi niya, Lord, pwede ka lumang, magdalhin mo ako. Kapag tinanong nila, anong pangalan mo? Ano sasabi ko sa kanila? Sabi niya, I am the Ryan. Kapag hindi sila nakinig sa unang palatandaan, magbibigay uli siya ng ikalawang tanda. Kita mong pagkilos ng Diyos, ha? Binibigyan sila ng pagkakataon. Amen. But to tell you frankly, this true sign na dadalhin ni Moses sa Egypt para kay Pero, babaliwalain na lamang ito. And Pero, wala siyang gagawin kundi i-ignore niya ang true sign. Bakit? Ang sinabi ng banal na kasulatan sa ayaw at sa gusto natin, si Pero ay itinakda nang magiging matigas ang kanyang puso. Wala nang pagkakataon para i-convert. Wala nang pagkakataon para siya ibaguhin. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit dalhin mo sa kanya ang salita ng Diyos, hindi niya paniniwalaan. So, umanggang ito, siguro naman, hindi ka katulad ni Pero. Na kapag ang Diyos ay nangusap sa bawat buhay natin, puso sa puso, sabihin mo mang may katigasan ng puso mo ngayon, sabi ng Panginoon ng katigasan ng puso yan, eh pwede niyang palitan ng puso laman. Hindi awit ito ni ano, ano yung puso laman, ha? Puso bato, ha? Right?
Baka narinig ko nito yung mensahe ni Pastor yung pusong bato. Ulit-ulitin yung awitin yung inaawit ni April Boy. Hindi ito awit ni April Boy. Ito ay salita ng Diyos. Amen? Right? Umalis na, namatay na si April Boy. Hanggang ngayon may pusong bato pa rin. Right? Amen? Ngunit ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin, na bayubay man sa krus ng Kalbaryo, naghain ng buhay, tumupos, ibinigay niya kanyang sariling buhay para sa iyo. Upang ang salitang ito ay mananatili, right? Upang magbigay buhay, upang buhayin ang puso ito, makapagsampalataya lamang ang bawat isa sa atin. Dahil kung hindi niya ihandog ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi ka magagawa ng tamang handog. Hindi mo mabibigay ang sarili mo, ang buhay mo bilang isang haing buhay. Right? Yes. But thank God for His compassion. Yes. Amen. Thank God for His amazing grace. Yes. Na kanyang ibinigay. It's the same mercy. It's the same grace na kanyang kinatagpo ang kanyang bayan. Amen. Thank you, Lord. Sabi ng Panginoon kay Moses, ano man ang gawin mo, hindi na makikinig sa iyo si Pharaoh. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, hindi kanya papayagan na kunin mo ang aking bayan. Right? Ano man ang ipangaral mo, magpakita ka man ng mga himala. Right? Ano man ang mga kaloob na ibibigay ko sa iyo ngayon, mababaliwala lamang sa harapan ni Pedro. Right? Dahil ang mga himala, ang mga palatandaan, ang mensahe, ang salita, ang tunay na tanda ay hindi para kay Pedro. This is just for my people alone. The true sign is just for the people of God. Ang tamang palatandaan ay para lamang sa bayan ng Diyos. Pero tignan mo, nung may pangaral, may pakita ng lahat ng himalang iyon sa ayaw sa gusto ni Pero, talaga wala siyang gagawin kundi bumayag. Pero kung di siya papayag, dun mismo sa kanyang trono, right? Ay kukunin ng Diyos ang kanyang buhay. Right? Tignan ninyo ha, na dapat sana hindi na mamatay si Pero eh. Right? Para lang pahintulutang lumabas ang bayan ng Diyos. Pero ano nangyari? Pinilit niyang habulin. Right? Yes. Ang pinalaya ng Diyos. Pilit na hinahata. Pilit na tinitira. Pilit na binibigyan ng death threat. Pilit na gustong patayin ang mga pinaalis na ng ating Panginoon. Ngunit hindi pahintulutang ng Diyos ang sino mang magbibigay ng death threat sa mga pinili ng Diyos. Huwag mong kakalabanin ang mga mananampalataya ng Diyos. Huwag mong kakalabanin ang lahat ng mga pinili ng ating Panginoon. Diyos ang magiging katapat mo. Yes. Dapat sana si Pero, kung nanatili siya sa kanyang trono, mananatili siyang Pero. Yes. Kasama ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang mga alagad, kasama ng kanyang mga army. Pero ano ginawa nila? Masakit sa loob niya na lumabas ang bayan ng Diyos. Because of the true sign nakita ng bayan ng Diyos na si Moses nga ang tunay na sugo. Kinakailangan nilang kilalanin ang tunay na palatandaan bilang isang propeta. Do you know that Moses, he was the perfect sign for God's people at that time? So nung makita nila ang tamang palatandaan, ang tamang tanda na siya nga ang sinugo ng ating Panginoon, nakinig sila. Sumunod sila. Pero tignan ninyo ha, lahat ng mga lumabas, katulad din ito ng Great Assembly o pagtitipon, malaki ding grupong lumabas nito. It's also a mixed multitude. Right? Marami. Nung pasimula, kasi hindi na sila siguro kung na Ilocano, no? Na makita na di, anong Ilocano ng mukod. Hindi makita na yung mukod na, no? Pagyaman ako. Tuming bagtong nagigitoy nga ranyag. Hallelujah! Pagyaman ako. Tuming bagtong nagigitoy aming yung sugat dito sa tata. Ngayon, di trabaho daw namin. Talaga nga, nagdudurog sila ng lupa. Kasama ng dayami na may tubig. So, ano inaasahan mo? Na ganun ang kanilang laging trabaho, masusugat, mahirapan sila. So nung sila lumabas, sa kanilang kaisipan,
oras na para sa amin para maghilom ang mga sugat. Hindi habang panahon. Salamat Panginoon. Dahil hindi mo kami tiniis. Tinikis. Yun ang dapat sana nilang makita. Yung compassion. Yung God's grace. Yung mercy ng ating Panginoon. Kasi mula, oh, ang saya. Ang saya. Right? Pero ba sila naglalakbay? Right? Marami silang mga inaasahan, hindi inaasahan sa kanilang paglalakbay. Right? Masubok sila. Baari yung kanilang mga daladala, mga hayop, paubos na. Yung kanilang mga daladalang baon, paubos na. See? Paglakbay nila sa ilang o sa desert. Right? Yung kanilang mga baong tubig, paubos na. See? Nagpasimula sila ngayong magrason. Nagpasimula sila ngayong mag-alinlangan. See? Ayan lang ay. Ayan lang ay. Magpakalminawanin. Magpaitinda kami di unang kinipero kat orikas kasanok kat maramramalan mitilaso na. Kapag sinabing laso na, sibuyas yun ha, hindi yung laso na. Laso na, tinutukoy yung sibuyas. Tamailiw na namin eh. Si kaman iti manganti, laso na kun. Kina kamatis, kina dati labanos na. Sinalad niya labanos, di ba? Naging mas dayay. Matching na pritong bangos, yun na pritong galunggong. Right? Dadya iti malaglagip da. Ore pero gredigat kami dyan, nung mamangang kami mo, titi. Laso na, kata kamatis na, kadati, kadati. Yan iti, labanos na, right? See? Kita dapat iti karni nga kakalan mo. Sabi nila, Moses, dinala mo kami dito para patayin. Ang paglalakbay, ang paglabas, ang pagpasok muli sa kanilang homeland, it's not an easy road. It's not an easy road. Pero sa kabila ng pagiging rough road, minsan may desert o may ilang, but God has always a promise. Amen. Kahit sa rapro, kaya kang katagpuin ng Diyos. Amen. Kahit sa ilang, pwede kang trabahuin ng ating Panginoon. Amen. Ang gusto lamang ng Diyos, sumampalataya ka. Amen. Makinig ka. Sumunod ka. Mahalin mo ang kanyang salita. May pangako ang Diyos. Tumingin ka lamang sa pangako. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos kay Moses. At tumamatay si Moses, sino sumunod? Si Joshua at Caleb. Yeah. Ang sabi na Panginoon kay Joshua, kung ano pinangako ko kay Moses, ganun din ang pangako ko sa Joshua. Hindi kita iiwanan at hindi kita pababayaan. Amen. Amen. Thank you, Lord. The word na pinangako ng ating Panginoon kay Moses hanggang kay Joshua, ang siya rin salitang kanyang ipinapangako sa atin ngayon. Amen. He can do the same thing for you today. Yes. Ang gusto lamang ng ating Panginoon, just believe. Yes, just believe. Obey His word. Bigyan mo ng pagkakataon ang palatandaan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Matuto tayong mag-take heed. Matuto tayong mag-slow down. Matuto tayong mag-stop. Look and listen. Dahil kung wala kang pakikinig, hindi ka marunong mag-stop. Hindi ka marunong tumingin. Hindi mo alam ang iyong tatawiran ay railroad crossing. Dahil nagbibingi-bingian ka, patawid na ang train at sinalubong mo ang train, ano mangyayari sa'yo? Mapapahamak ka. Pero bago dumating ang kapahamakan, makikita mo 100 meters or 50 meters away mula sa sign na naroon, papunta doon sa railroad crossing. Ang sabi niya, stop, look, and listen. Slow down. Doon pa lamang, take heed. Ingat na tayo. Right. Pakiramdaman na natin ang train ba ay parating na. Kapag sinabi niyang toot toot toot, nagbibigay din ng warning, stop. Right? Antayin mo siyang makatawid upang ikaw naman ay makatawid kapag siya tumawid na, dahil ikaw ay ligtas na sa kapahamakan. Sa pagtawid natin sa kanyang salita, sa kanyang pangako,
Gusto kong sabihin sa bawat isa sa inyo, nakakaloob ang pangako ng Diyos. Habang ikaw ay tumatawid, hindi paihintulutan ng Diyos, right? Amen. Ng kanyang bayan ay tatawid sa Jordan na sila lamang. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kung ang Diyos pinrotektahan sila, kinasama sila ng ating Panginoon nung sila ay tumawid sa Red Sea, nahawi ang dagat. Yes. Amen. Hindi sila pinabayaan ng Diyos na tumawid na nag-iisa. Amen. Sinamahan sila ng ating Panginoon. Yes. Pagdating nila sa malapit, which is the gate, patungo sa Promised Land, tatawid muli sila sa ilog Jordan. Kapag ikaw ay may kaisipang espiritual, laging nagtatrabaho at kumikilos ang salita at ang pangako ng Diyos sa iyo. Salit na ikaw yung mag-alinlangan, ang pulay mo din, kailangan kami nga, anong tawid sa ilokano? Bumalasyo, palay nga balasyo, balasyo nga balasyo, danong manen. Yan. Yan ang laging reklamo ng tao. Paano kami ngayon makakapasok ngayon doon sa gate ng Promised Land? Ilog na naman! Pero kapag ikaw ay tunay na sumampalataya sa kanyang salita, hindi ka titingin sa ilog. Tumingin ka sa unang ginawa ng Diyos. Merong tamang palatandaan, kalakip sumunod ang mga himalan ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, after we believe, all these signs will follow. Amen. Ang gusto lamang ng ating Panginoon ay sumampalataya tayo, makinig tayo sa pangako ng ating Panginoon, bigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng palatandaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin ikakapahamak, kundi ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Amen. Sabi ni Joshua, huwag kayong matakot. God will not allow us to cross Jordan alone. Amen. Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. And that is the true leader. Yes. A man of God. Yes. Na merong spiritual training. Yes. Na merong spiritual na pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Hindi yung leader na atras abante, hindi alam kung ano ituturo sa bayan ng Diyos. Amen. Kapag ang Diyos ay tumawag sa kanyang bayan, God will prepare a perfect sign for you. Amen. And Moses becomes a true sign for Israel. Amen. Right? Ginawa ng Diyos yan. Siya ang ginamit ng ating Panginoon para siya maging tamang tanda para sa kanila. So being a leader, nakinig yung mga tinawag ng ating Panginoon na makikinig para sa kanya. Kahit mawala si Moses, meron pa rin na natili. Amen. We're going to follow Joshua. According to Joshua, God will not allow us to cross Jordan alone. Nag-uusap-usap sila. Hindi ba ka? Yung dagat na napakalawak ay hinawi ng Diyos. Nakatawid tayo. Amen. Thank you, Lord. Ito pa kayang maliit na ilog na ito. Yes. Ito pa kayang maliit na ilog na ito. Kuminsan kung saan naroon ang pinakamalapit na hangganan, doon marami ang sumusuko. Doon ang maraming humihinto. Do you know? Pagpasok nila sa Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, it becomes a judgment for them. Step out. Right? Hindi na sila makapagakbang kasi hanggang doon na lamang sila. Nanatili sila ang mga borderline believers. But the true believers of God, they're always looking to the promise. Amen. They're always looking to the Word. Yes. Nakatingin sila sa pangako. Nakatingin sila sa salita ng ating Panginoon. They follow Joshua. It is because God is working to Joshua. Yes. If God is working to Joshua, God is also working for these people who follow Joshua. Amen. Follow, ang sabi ni Joshua, follow me as I follow God. Amen. The same sign na aking ipinapangarap na itutulong. Gusto kong sabihin sa inyo, Jesus Christ is the true sign. Hallelujah. Is a perfect sign, yes, for you today. Amen. Bigyan mo siya ng panahon. Basahin mo. Amen. Slow down. Stop. Look and listen. Ulitin ko muli, hindi ako magsasawa. Sabi ng banal na kasulatan, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Sino daw
ang banal na Espiritu ay nangungusap. Kanino daw? Sa mga may mga pakinig. Sabi ng taga ng English, he that hath an ear, yung daw may mga pakinig, ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu Santo ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi pa hinulutan ng Diyos ng kanyang salita ay masasayang. Mapupunta sa kawalan na walang pakinabang. Ngunit salamat nung may drive, may latag ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, idinrive niya ito para sa iyo. Para sa atin, dahil alam niya, ikaw at ako ay makikinabang sa salita ng ating Panginoon. Habang tayo nakikinabang, patuloy na kumikilos at kinikilos tayo ng ating Panginoon. Right? I quote, and I just want to read this. You're still there. Yeah. Alam ko na hindi tayo magsasawa. Hayaan niyo, konting oras na lamang. Bigyan niyo pa ako ng 5 minuto. Moses, he recognized his day and his calling when he saw the promise of God. God's word for that day vindicated. He knew them and realized what he was and what he was to do by the promised word, so he didn't fear what anybody said. He wasn't ashamed to his message, though every priest and every pharaoh, everything, every authority disagreed with him. But he recognized. So napaka-importante yung salitang recognizing. Yes. Napakahalaga niyan. Yeah. Dapat nakakaalam tayo, nakakakilala tayo. Hindi lamang tayo basta nakikinig ng basta-basta. Kundi nakikinig kang may nauunawaan. Amen. Habang ikaw ay nakikinig, pinagpapala ka ng Diyos. Amen. Habang ikaw ay nakikinig, hindi mo iniisip ni Aldawon. Napulihan mo ni Pastor Rampay nga mabalmagpas. Right? Mabisin ako. Pero kapag ikaw ay nakaka-recognize sa pagkilos ng Diyos. That's right. Right? Amen. Sabi ng Panginoon, amen. Yes. Shall not live by bread alone. Yes. Amen, Lord. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Yes. Amen. Amen. Maaring nagugutom ang ating karaman, pero yung ating spiritual, nag-i-enjoy. Amen. Because amen. Of the word. Amen. Because of the true sign na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto kong ipagpatuloy ang aking binabasa para mas madali tayo makatapos. But he recognized when he saw that light, that pillar of fire hanging in the bush, and spoke to him word that was promised for that day, and said, I've called you to go. Do it. He feared not the great threat of the king. He went down to the to bring those people to an exodus, like the word of God had promised. Yes, amen. See, the promise vindicated. He made the people ready for their exodus. When he saw the promise of God vindicated. Amen. Remember, he ran with his theology. He ran with his training. That is a man-made system. Pero ang ginawa ni Moses, tinalikuran niya ito. Kapag sinabing he ran, tinalikuran niya ito. Hindi niya pinairal yun. Ano kaya sinunod? Ang komisyon ng Diyos sa kanya. Kapag sinabi komisyon, order. Atas. Para sa kanya. Nakilala niya ang atas ng Diyos. Right? Yun ang kanyang sinunod. Kasi kung yung pinag-aralan niya sa turo ng tao, see? Baka hindi talaga hindi maniniwala ang mga piniling bayan ng Diyos sa kanya. Ang maniniwala sa kanya si Pharaoh and his military. Pero ang word na daladala, at ang mensahe na daladala ni Moses, is the word of God. Amen. And that word is just for the people alone. Amen. Right? Just for the people alone. Amen? Patuloy natin, konti na lang. Seeing the promise vindicated, he made the people ready for their exodus when he saw the promise of God vindicated. Remember, he ran with his theology, he ran with his training, but when he saw the word of God made manifest, he saw it vindicated. I am that I am. Then he didn't care what anybody said. He didn't fear what Pharaoh would do with him. He didn't fear what the rest of them would do. He only feared God. Amen. That he might misunderstand God or some way. That he might misunderstand God. He didn't fear the people and what they would say or what they would do. He only feared God after he recognized that it was the word of God. Amen. A man like him would be sent down there, but when he recognized by the vindicated word what it was, then he didn't fear the king's commandment. If you'd only recognize,
If we today could only recognize Moses, recognize it when he's in the word vindicated, sin the vindication made true, he was ready for the exodus for the people of God. Message, a true sign that overlooked. A true sign that's overlooked. Man has sought for signs. All the way from Pharaoh until today, Jesus told us of a time there would be seekers of signs and said that a wicked and adulterous generation, hindi bagat ito rin naman, yung sinabi ng mga tao, ng mangaral ang ating Panginoon, naghahanap sila ng palatandaan. Right? Naghahanap sila ng tanda. Continue now. Sabi niya rito, a wicked and adulterous generation would seek after signs, but yet, they would receive a sign, and that generation was to receive sign of the resurrection, which would be weak. Wicked and an adulterous generation would be given a sign of the resurrection. But as this scripture that lays before us in Ezekiel, the 24th chapter and 24th verse, sinabi niya, Ezekiel, he became a perfect sign sa panahon yun. Do you believe that? Sinabi niya, and 24th verse, this prophet was made a sign. Right? But they overlooked the perfect sign. Yeah. Mm-hmm. Amen. Yeah. And that's a sign that to us that I wish to speak on. This man was made a sign to Israel, and all down through the scripture, God has used his prophet for signs, and they've always been overlooked. Yeah. They never seem to catch the sign. They're always looking for a sign of emotion. Even to the Pharisees of the days of Jesus said, show us a sign from heaven. But Jesus referred to them that they would get a sign. You've already got a sign. But they didn't recognize. Uh-huh. Right? Yeah. But thank God for us. Amen. God give you now a sign. Amen. Thank you, Lord. Ang salamat ngayon na yung nare-recognize mo. Yes. Ang true sign. Yes. Na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa atin. If they would look at a sign, they have looked at him and knew that he was God's sign to them because their prophecies concerning him was being fulfilled before their eyes. But they still look for a sign. How strange it is that men will do that, that will look for a sign when a sign is right with them, right among them. Now Israel got into this condition. And sometimes the torture that the sign has to go through is amazing. The torture that Jesus went through to prove the sign of God that he was the Messiah. We find here this young prophet by his name Ezekiel constantly became a sign all the time. How he tortured himself one place. Here we find where the laid on his left side for 390 days. God told him to get some beans and some pottage. But eat all together and cook it up and lay it down by his side and go lay on a tile and lay on his left side alone, not turn over for 390 days. Think of it! And then said, turn over on the right side and lay there for 40 days again. And is it here what you see Ezekiel said? Because you're bearing the iniquity of the people. Each day will I count a year of them. Meaning that every day he laid there, that means a year they'd be captivity and that their iniquities would be remembered to God. And God would not hear their prayers no more. But the torture, not that man had to go through, why would that be necessary? Many has wondered why would such a thing be necessary for a man to do? It's because the people won't read the word. Why? Because they ignore. They overlook. Amen. The reason why the people won't read, they don't care to read, and they won't pray because they're to God, other things to do. They can take time to pray, and the Bible is boresome to them. It hasn't got enough action for these modern days or any day. You know, I believe it was Paul said, ye are epistles of God, read of all men. Yes, God uses people for signs. Amen. Amen. To show his sign. And many times, maaaring isang pagkakataon, lumapit sa iyo, isang tao, naging ginawa ito ng Panginoon bilang isang tanda para sa iyo. Pagpurihan mo ng ating Panginoon, Lord, thank you for the time. Yes. Thank you for the moment. Salamat at ginamit mo ang tao ito ng palatandang ito na siya pala ay para sa akin. Ipagbunyi mo. Right? Ikatuwa mo. Dahil ang mga palatandang ito yung binibigay sa iyo ng ating Panginoon is for you. At nasa sa'yo din if you're going to ignore the signs and not to follow.
and overlook the signs. But it's a great thing for you if you're going to recognize the true sign, which is your sign today. Nibinibigyan ng ating Panginoon. Kunti-kunti na lang. Even in the Old Testament, in the days of the prophets, they were considered mental disturbed people. They thought those prophets were psychic, neurotics, that they were something wrong with their mind, and they'd see them come in from the wilderness and perform signs, and then turn back into the wilderness again, and they would make fun of them because they did not know the scripture. Kasi kapag salitang propeta, pinag-usapan natin ngayon, para bagang tao, ginagawa na lang nilang katawa-tawa. Pero tignan mo, magmula sa Old Testament, maging sa pasimula, saan kumikilos sa ating part, ano sinusubo ng Diyos? Propeta! Yes. Dahil sila ang bibig ng ating Panginoon. Right. Sila ang nagtataglay ng thus saith the Lord. Right. Sila ang nangangaral, sila ang nagtuturo sa pangungusap at pangangaral ng ating part, pinadadaan niya sa kanyang mga lingkod na propeta. See? Pero maraming propeta ang nabaliwala at inigno. Amen? But thank God, there is a group of believers that God chose. Right? Pinili niya upang huwag natin ma-overlook. Sa halip, ang sign na binibigay sa atin ng ating Panginoon is a perfect sign for you. Amen. Amen. And said, we had won the 7, sa paragraph 27, oh, I love that word Jesus said, you do always err, not knowing the scriptures, neither the power of God, or how he would blaze that out today, if he was standing here, you always err, not knowing the scriptures, neither the power of God. The power of God associated in the scripture. You do err greatly. Then he went on to say, in the resurrection, they neither married nor given in a marriage, but they're like angels, he didn't say. Sa 28, babay pas po yun. We're living in the day of morality, or mortal days of the mortal kingdom. But there's coming a day when there's immortal kingdom coming, and that immortal kingdom is where the redeemed will live. Those that be redeemed has the life that lives this body to return to God, that give it, will return again from the tree of life someday to reign forever. So, yung pagkawala din, pagkalabas din ng mga bayan ng Israel doon sa Egypt, alam ba niyo, isa ay katubusan din para sa kanila? Para sila ay dalhin doon sa kanilang homeland na kung saan ito ang tamang bayan para sa kanila. Na kung saan doon sila kinakatagpo ng ating Panginoon. Doon sila pinagpapala ng ating Panginoon. Maraming pagkakataon kapag ang mga backslider tumalikod ng lalamig. But because you are chosen, sa ayaw at sa gusto mo, papanumbalikin ka ng ating Panginoon. Anong gagawin niya? Magsusugo siya ng kanyang mga lingkod. Magsusugo siya ng kanyang propeta. Just like what John the Baptist did. Dahil ito'y sinugo ng ating Panginoon. Sa totoo, maraming mga Diyos. Sa kanilang pananampalataya ng lalamig, ng lulubaybay, tumalikod, ng backslide. Pero sabi niya, pagdating ni Juan Bautista being a true sign for them, nakilala nila, narecognize nila ang pangako ng Diyos through John the Baptist, sinabi niya, marami ang mga backslider na nagbalikan. Marami ang nanghina na lumakas. Marami ang nagtalikod na bumalik sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marami ang natuwa sa ministry ni John the Baptist. Pero ministry ni John the Baptist, marami ang natitisod kasi hindi para sa kanila. Dahil hindi siya ang tunay na tanda para sa kanila. Pero sa mga backslider na to, John the Baptist is a true sign for them. Are you okay? Amen. Glory to God. How this young man, young prophet, sacrifice and give his entire life to be a sign to his people of the punishment that they were going to receive because that they were what we would call indifferent. They didn't want nothing to do with God and didn't believe the prophets and they just made fun of them. But besides, no matter how much they didn't want to believe it, God seen that they got it anyhow. Glory. 30. Sa paragraph 30. Noah was a sign in his day to the people of the coming judgment. Noah in his day was considered a fanatic. He was a prophet. He was considered one that did not have good mind. And the man hammered away for a year after year, building an ark when there was not even water on the earth but what was in the springs, and they predicted something that was ridiculous to the carnal mind. He said, there's coming water from up in the sky. No doubt that many would say to him, show me, where is that? Ano gusto nila na papakita? Bigyan mo kami ng tanda. Pero sabi ni Noah sa kanyang pangangaral sa panahon, mayroong darating na malalim na baha. Right? Habang siya naglilingkod, habang siya nagtatrabaho, sabi niya, pagkatapos ng daong na ito, pumasok kayo
sa daong para huwag kayong mapahamak. Pero pinagtawanan si Noah. Hindi rin katakataka na maging sa likuran ng pulpitong ito ay tawanan ako kung nangangaral. Hindi rin katakataka kung i-ignore nila ang mensahe ito. Hindi rin katakataka kung hindi nila papansinin ang mensahe ito. One of these days, ito ay isang tunay na palatandaan para sa iyo upang makita mo yung araw na nagdaan para sa iyo. Sabi ni Noah, ano ipapakita kong palatandaan? Pero sabi ng Panginoon, magdadala siya ng malalim na baha. Ano ginawa nila? Nagtawanan sila. Anong sinasabi ko? Ang ganda ng panahon. Sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo sa mga scribe, sa mga pariseo, sa mga saduceo, alam ninyo ang panahon ng kalikasan, ang panahon ng kung ano yung panahon na darating. Alam ninyo kung may darating na bagyo. Alam ninyo kung may darating na ipo-ipo. Alam ninyo kung may darating na ulan. Pero wala kayong kalaman sa pagdating ng isang man. But it's only for the people ang makakakita nito. Dahil ang mensahe, ang true sign, ay para lamang sa pinili ng ating Panginoon. Right? Dahil hindi lahat na lumabas sa Egypt ay nakapasok sa Promised Land. Yes, right. At sino nakapasok? It's only Joshua and Caleb. Right? At ang kanilang tagapagsunod. Biro nyo ko, konti lamang sila. Pero yung marami, nag-alinlangan sila. Nag-reklamo sila. Oo, nabayag ko nga mga magdipasto. Ano, kasaba, no? Nang ganun mo, basta. Don't think it down. Kapag huli na ang lahat para sa'yo, maaaring sabihin mo, sana sumampalataya ako sa Panginoon. Sana nakinig ako. Maglalangit-ngitan, ang sinabi ng Biblia, maglalangit-ngitan ang iyong mga ngipin sa pagsisisi. But it's too late for you. It is because you ignored the true sign. Pero kapag binigyan natin ng pansin, minahal natin ang mensahe, right? Hindi mo ikasisisi. Hindi mo ikalulumbay. Kundi ikagagalak mo. Dahil ang pangako ng Diyos ay nagtatrabaho sa kanila. Ang pangako ng Diyos nagtrabaho sa kanila. Naniniwala ko maging sa iwan ay tatrabahuin ka ng pangako ng Diyos. Huwag ka lamang mag-alalangan. Just believe to His word. Only believe. All things are possible with God. Amen. Kunti-kunti na lang. And while there was yet no water in sight, while there had never been a cloud in the sky, never had a rain to drop, there wasn't such a thing, a rain. Yet all the time Noah was preparing an ark for the rain. At ako man, mag-isa pa nung ito, hindi rin ako titigil na mangaral hanggat meron pinapangaralan. Amen. Hanggat meron nakikinig, hindi ako mapapagod dahil ako'y sinugod din ng aking Panginoon para mangaral. Amen. At magturo. Minsan isang pagkakataon, ang pangangaral, ang pagtuturo sa likuran ng pulpitong ito'y mawawala na. Minsan isang araw, ang mga pintuan ng bawat churches, isasara na ang mga yan. Right? Kung ang pandemya nga, nakokontrol na ang bawat gawain ng ating Panginoon, pinasasara ang mga gawain. Minsan isang araw, totally ipasasara na ang mga gawain. At ang mga banal, ang mga sumasampalataya, ay gagawa na lamang sila ng mga gawain ng sikreto. Bawat isa pamipamilya. Right? Pero hindi habang parang mananatiling gayon. Bago dumating yung pinaka-climax, yung total impact ng dakilang kapighatian, kukunin na ng Diyos ang kanyang mga pinili. Ang kanyang pangamanan ng palataya. At sa umagang ito, nais ng Diyos isa kang bahagi sa kanyang kukunin. Para maging bahagi ka sa kanyang kukunin, bigyan mo ng panahon. Bigyan mo ng pagkakataon. Ang mga palatagdaan na binibigyan ng Diyos para sa iyo, huwag tayong magbigibigyan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Ibigay natin ang tamang paglilingkod. Minsan isang araw, darating ang judgment ng ating Panginoon. Nais ng Diyos, hindi ka bahagi, gusto niya maging bahagi ka sa kanyang pangako. Amen. Before we close, sabi niya rito, any person that really believes what you're talking about, you will make ready for it. Hallelujah. Hallelujah. Glory! Yes. May I stop right here? Just a minute. On the day of Noah, as Jesus said, so will it be in the coming of the Son of Man. Mm-hmm. If the churches today believe what they're talking about, they would practice what they say. Mm-hmm. How could we be building great statue of buildings and millions of dollars in buildings and great spreading of organization and things like that and preaching that Christ is coming at any time? How could we continue? Look upon our congregations and see them separating from the power of God and going into the wilderness and bringing it into the church and mingling it together, and we permit it,
because of popularity and because of popular opinion and denominational differences, trying to outgrow the next organization. How could we practice what we preach? And the world sees that they know that. Till religion has become a thing of just like merely belonging to some order or belonging to a society of something religion, the salvation of Christ is not a society. It isn't joining something. It's a living experience. Isang buhay na kumikilos at karanasan sa bawat isa sa atin. To tell you now before we close, hindi ka kaya iligtas ng anumang reliyon. Walang pwede magmalaki at magsabi kung hindi kayo sasama sa amin, hindi kayo makakasama. Hindi kayo maliligtas. Since God gives you a sign today, at ako'y nangangaral bilang palatandaan sa bawat isa sa atin ngayon. Dahil sa pangangaral sa salita ng ating Panginoon, walang ibang daan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Maliban na hindi ka ilapit ng Diyos sa mo, hindi mo makikita ang mga palatandaan ito. Hindi mo marirecognize ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi mo ma-identify ang mga lingkod ng Diyos. But if God nakipag-deal sa sayo, even today, kumikilos sa bawat isa sa atin, ibinibigay niya ang tamang palatandaan at magpapatuloy ka kahit na sa gitna ng ilang, sa kagitna ng disyerto, subukin ka man dahil kay Kristo, magpapatuloy kang lalakad. Mahirapan ka man dahil sa pagsubok at problema. Dahil tinanggap po si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, magpapatuloy ka dahil tumitingin ka sa pangako. Sabi ng banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa bawat isa sa atin ngayon, alam ba ninyo, maraming pagkakataon na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Inignore mo man ang mga nagdaang panahon, mga nagdaang araw, lumalapit pa rin sa iyo ang tamang tanda para sa iyo. Para makita mo lahat ng mga bagay na ito. Ngunit sasabihin ko sa iyo, hindi lahat ng pagkakataon, pwede mo nang makita ang mga bagay na ito. One of these days, hindi mo na makikita ang tamang tanda. Ngunit ang tanong, saan tayo pag-uho? Habang kumikilos ang biyaya, habang kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibigay natin ang lahat ng pagkakataon ito para sa Kanya. Serve Him. Do you know that God is always waiting for you? Amen. Time after time. Lahat ng panahon, lahat ng oras, He's always waiting, even before, for you to come back. And now, even today, He's still waiting for you para manumbalik tayo sa ating Panginoon at bigyan natin ng buwang, bigyan natin ng importansya, ang mensahe, ang palatandaan na hindi nila pinansin, ngunit sa iyo, binigyan mo ng pagkakataon, panahon, dahil ang tandang ito ay para sa atin. Let's all stand up. Can you sing the song for a time? Please sing it. Help me sing the song. May that not be in sa poro? Are you there? Amen. Oh, still there? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa mga? Can you say praise the Lord? Can you say hallelujah? Can you say thank the Lord? Puri natin ang palakpakan. Thank you, Jesus. Waiting.
sa lahat ng mga pagsubukan sa buhay. Maging sa problema man, siya ang kalutasan. Siya ang tanging na ipapangarap ko sa umaga nito, ang angon tinda para sa iyo. God is always waiting for you. Come. Time after time, He's always waiting for you. Even today, He's still waiting for you. Can you sing it with all the heart, time after time? Hallelujah! Marinig mo ang kanyang salita. Isa sa mga tanda na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon upang bigyan mo ng pansin at huwag mong baliwalain ang mga mensahe nito. Kapatid, tayo natin manalangin ngayon habang nakayo ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata. Dakilang Diyos, narito ang mga salita na nailatag sa aming kalagitnaan ito. Narito ang mga salita, Lord, na siya umaalingaw-ngaw, nangungusap, tumatawag, nagtuturo na ipapangaral sa bawat isa sa amin ngayon, Lord. Maging ang mga mensaheng ito na binigay mo ay maging tunay na tanda sa bawat isa sa amin. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, na ma-overlook isa man po sa amin. Sa halip, Lord, bigyan namin ng tuon, bigyan namin ng panahon, bigyan namin ng pansin upang ang salitan na ipapangaral na ituturo sa bawat isa sa amin ay maging bahagi sa amin at maging bahagi kami sa salitang ito na naituturo. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng salita at mensahe na inilalatag mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, dahil ang pangakong ito na siyang patuloy na nagtatrabaho sa bawat isa sa amin, sumasampalataya at sumusunod sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoon, ang mga salitang ito ay patuloy na sumusunod sa amin. Dahil pagkatapos namin sumampalataya, sabi mo, lahat ng mga himala, lahat ng mga pangakong ito ay magsisipagsunod sa lahat ng mga sumampalataya. O Lord, continue to bless each every one of us. Ingatan mo po, Panginoon, maging aming kapatid, Lord, na Sister Deborah. Na huling linggo po niya na makasama namin sa linggong ito, Diyos. At siya'y paruroon sa kanyang minamahal na nag-aabang sa kanya, Lord, sa ibayong dagat o ibayong kalupaan. Ingatan mo po siya. Ilayo mo po siya, Panginoon, sa mga virus na ito na humihiral sa mundo nito. Tanghawakan mo siya. Protektahan mo siya sa lahat ng kanyang biyahe hanggang sa marating niya, Panginoon, ang tamang destinasyon. Lord, also bless ang may mga kaarawan, Lord, sa araw na ito. Sister Florence, at ang bisita po namin, O God. Sister Titas, O God, tulungan mo po ang mga kapatid dito, O Diyos. Patuloy mong i-bless ang kanilang pamumuhay, lalo tigit sa kanilang spiritual na pamumuhay. At hinihingi ko rin, Panginoon, ang vindicate mo, O Diyos, sa buong kongregasyon ito, O Diyos. Na maging matapat kami, tulungan mo kami, Panginoon. Na huwag kaming maging isiwasiw sa aming pananampalataya. Na huwag po kami mag-relax. Lord, as we all know that the world is falling apart. Lord, wala na kaming magagawa kundi maganap ang mga hulang ito, O Diyos. Na mundong ito ay wala nang patutunguhan kundi sa kawasakan, Panginoon. But thank God there is peace always reign in our hearts. Yes. And that is you. The peace that the world can't understand. Salamat, O Diyos, dahil ang kapayapaan ito ay walang iba kundi ikaw na nagahari, yes, sa bawat isa sa amin, O Diyos.
Thank you, Lord, for the word. Thank you for the message that you've given to us. We honor you. We praise you. We give you all the honor and glory. In Jesus Christ's name, amen and amen. Isn't he wonderful?